Mapagpalaya na araw po sa atin mga kaibigan, ito po ang Kawal ng Demokrasya, Kawal di Carbonero. Ang ating pong pitak ngayon ay papamagatan po nating pakiusap apila sa ating pong mga military. Sapagkat sa araw na ito, sa oras na ito, ay nais ko pong sabihin sa inyo ang aking nararamdaman sa aking pagsasaliksik na tayo po ay hayagan na tinatalo ng China. Tinatalo po tayo ng China na wala po tayong kalaban-laban. Hindi dahil lamang sa ang pagkampi ni Duterte kay Xi Jinping ay isang fatal error of history. Isa pong napakalaking pagkakamali sa ating pong kasaysayan ay hindi lamang po yan dahilan kung bakit po tayo natalo na sa China. Ang dahilan po ay ang ating pong military ay hindi naging matagumpay o sila po ay hindi nagwagi o sila po ay hindi gumanap ng kanilang tungkulin upang ipagtanggol ang ating pong soberenya. Dito sa puntong ito, nais ko pong basahin ang paninindigan ng isang koronel na dati pong PMA class 83 Matikas class, si Colonel Densio Acop. Ito po ay ang kanyang piyasa. The mission of the armed forces of the Philippines remains constant and inviolate, and that is to act as a guardian of the Filipino people, to protect the Filipino people, uphold national sovereignty, and uphold the territorial integrity. Cowardice before the enemy, even a mighty one, in military circle is not only traitorous but despicable and shameful. Tatagalugin po natin para po sa kapakanan ng ating po mga kabataan na maaari pong hindi masyadong nakakaintindi ng mga soberenya at yung pong kahiyaan, territorial integrity, tatagalugin po natin. Ang sabi ni Colonel Densio Acop, kung nasan ka man, Colonel Acop, I hope this will reach you, that Kawal ng Demokrasya is reaching out to you with a salute that you have come up with this peace. Ang sabi niya, ang misyon o yung gawaing marangal ng Armed Forces of the Philippines o ng military ng Pilipinas ay ipagtanggol ang mga Pilipino, mga taong Pilipino, Filipino people, at ipagtanggol ang ating pambansang soberenya o kasarinlan at pangalagaan ang ating mga teritoryo or exclusive economic zone. Ang karuwagan, kaduwagan sa harap ng mga kaaway, kahit na napakalaki ang iyong kaaway sa mga military circle o grupo ng mga militar, ay hindi lamang isang uri ng katrayduran. Tandaan po ninyo, ang karuwagan na ipapakita ninyo o papamalas o inyong gagawin sa harap ng kaaway ay isang uri ng katraiduran. Kakulangan ng katapatan yun, pagtatraidor. At hindi lamang po katraiduran, kundi ito ay kasuklam-suklam at kahiyahiyang gawain ng isang sundalo. Yan po ang binitawan ni Colonel Densio Acop. Kung nakikinig yung isa kong hinahangaan na ex-colonel. Ang pangalan po niya ay Colonel Leonardo Odonio, na nababasa ko po sa Philippine Daily Inquirer ang kanya po mga piyasa, at ganito po ang mga tema ng kanya pong binibitawan hinggil po sa ating bansa. Ang pangalan niya, Colonel Leonardo Odonio, PMA Class 1964 yata yan, kasi mukhang lolo na siguro medyo lolo na nga yan. Pero yung kanya pong mga artikulo na nilalathala ng Philippine Daily Inquirer ay para po siyang rumaragasang stallion o kabayong pangarera, sapagkat nandyan yung kanyang katatagan, nandyan yung kanyang lakas ng tuhod, tuwid ng paninindigan ng katawan siguro, ibig sabihin yan. At yung kanya pong katapatan sa kanyang sinumpaan bilang siya ay
sundalo nung siya ay naging kadete at nakapagtapos sa Philippine Military Academy, class 64 if I'm not mistaken, or class 62, hindi, 62 sila General Kagawa niyan, General, maraming General yan, 62 na kilala po natin. Pero ito po ay Colonel at marami po mga Colonel na hindi naging General sapagkat hindi po sila naging political player. Ganun pa man, akin pong binabati si Colonel Dencio Acop. To me, you are a General. PMA class 83, Matikas class. Hindi ko maintindihan bakit merong USMA, ibig sabihin yung West Point. Eh, class 83 pa rin. So, siguro nagka-doble ang kanyang klase. West Point po yan, US Military Academy, class 83. PMA, class 83, Matikas class. Yan po ay si Colonel Dencio Acop. Tandaan po ninyo ang pangalan sapagkat kukunti po ang ganitong klaseng mga military. Pag marami po ito, hindi tayo masasakop ng China. Sabi nga ni Attorney Beres Pamatong, sangayon po sa kanyang makasaysayang pagsasaliksik, ang sabi ni MacArthur, give me 1,000 Filipino soldiers and I will conquer the world. Ibig sabihin, bigyan daw siya ng 1,000 mga sundalong Pilipino at kanyang kukonquer o kanyang masasakop ang buong mundo. Meron po mga general dito naman na sa ating pong pagsasaliksik, nakuha po natin to sa kagandaan loob ng ating pong star researcher media man na si Brother Eli Guarin. Tandaan po ninyo ang pangalan niyan. I-submit ninyo kanyang pangalan kay Duterte, kay Bongo, kay Bato de la Rosa, at kay Harry Roque, Eli Guarin. Ito po yung kanyang nakitang salaysay o isang petisyon. The generals who signed the petition asking the president to withdraw his statement on West Philippine Sea. Yung pong kanyang panguhusap ni Duterte na ang desisyon ng United Nations hinggil sa pagkakapanalo ng Pilipinas na hinain ng dating presidenteng Pinoy Aquino ay walang kwentang papel at dapat ito ay diretso sa basurahan. Ang sabi ng mga general, nagpirma sila ng petition na hinihiling kay Duterte, kay President Duterte, na bawiin niya yung kanyang sinabi hinggil doon sa West Philippine Sea at ng United Nations Permanent Court of Arbitration. Ang mga general na ito ay sila Generals Ramon Parolan, Renato de Villa, Rodolfo Biazon, Plaridel Abaya, Plaridel Garcia, Nesirio Festin, Renato Valencia, Ricaredo Sarmiento, Guillermo Conanan, Mariano Santiago, Melchor Rosales, Alejandro Flores, Eliseo Rio Jr., Emilio Marayag Jr., Alexander Yano, Eduardo Oban, Emmanuel Bautista, Edelberto Adan. Lahat po ng mga general na yan ay mga dating Magdalo at ay maliban sa dating Magdalo Congressman and former Air Force Lieutenant Ashley Acidillo. Ito po ay paninindigan na ng mga military at tayo po ay umaasa na magkakaroon po tayo ng pagkakataon na makaahon dito sa kinasasadlakan natin na para na po bang siguradong-sigurado na ang pagkatalo ng mga Pilipino sa China sapagkat nasa loob na Malacanang ang number one na haligi ng China na walang iba kundi si Rodrigo Roa Inutil Duterte. Ako po yung nagsabi po niyan, ako po yung naninindigan, ako po si Kawaldi Carbonell, ang kawal ng demokrasya nagsasabing iniibig ko ang Pilipinas.